Hello guys, hello mga kabarya. Meron tayong mga barya ngayon dito. At ito ay walahin natin ito. Ito ay 1963 na 1 centavo, hindi masyado makita. Ayan, makikita na oh. 1963 na 1 centavo yung nakaupo ang tao. Ayan, hindi masyado maano. Maato siya oh. Ganyan. 1963, dalawang 1963. 1963 1 centavo. Ayan. Tingnan natin yung presyo. 1963. Ito siya guys. Medyo pula ito. 1963. Ito din 1963. Nagkakalaga ito ng 12 pesos hanggang 40 pesos. Napakaraming ginawa nito, 153 million. At ito ay brass copper sink. Brass copper sink. Yan. Medyo lumalabas yung pagka-copper niya, yung pagka-brown niya kaysa sa brass. Kung brass, medyo yellowish. Ito reddish siya, so ibig sabihin medyo lumilitaw yung copper. Next, uh, 2014, 10 centavos, tinabi ko siya kasi ang ganda niya eh. Nung nakita ko ito nung 2014. Yan, yan siya guys. Ang ganda niya no, 2014, 10 centavos. Next, 10 centavos, anong taong ito? 1983, aluminum ito. Ito yung bangus isda. Commemorative pala ito guys. 1983, tatlong klase yung 1983, yung unang nilabas nila yung error, yung pygmea. Tingnan natin sa likod. Ito siya, ito yung error coin. Yung spelling pygmea. Ito yung error coin, ito yung PYGMEA pygmea. Yung correct spelling ay ang PYGMAEA pygmea. Yon. So pygmea ibig sabihin small fish. Pandaka small din. Pareho sila. Klaseng scientific term. Next. Ito 1974, 10 centavos, 10 sentimo. Ganda ng quality niya, ang pagkaano niya. Katamtaman lang sa butas. 1974, yan siya guys. Tingnan natin yung value. Nickel brass pala ito, nickel brass 70%, copper 18%, zinc and nickel is 12%. Meron lang itong 2 grams na timbang. 1974 value niya. Meron pala itong proof coin.
10,000 pieces lang. So medyo mahal yon. Yung lahat ng 1974 na barya natin is nakalagay sa ano, sa karton o sa lagayan. Ito naman, ordinary mint ito, Denver at San Francisco mint. Nakakalaga ng 9 pesos hanggang 70 pesos. Yung 1974 na tulad nito. Ito common ordinary ito eh. Pero mataas ang value nito. 9 pesos to 70 pesos. Okay? Yung 1974. Next. Ulit. Meron tayo dito. 25 sentimo. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. So, ito, 1970. Ito si Juan Luna ito. Oo, Juan Luna. 1970. Merong 40 million mintage at nagkakalaga ng 4 pesos hanggang 40 pesos. 4 pesos hanggang 40 pesos. Denver at San Francisco mint ito, 1970. Yan, 1970. Yan, 1970. Yan, ang ganda na, mababasa nyo pa lahat ng letra yung Republika ng Pilipinas sa, tinatawag dito, sa seal. Sa selyo. Yan. Next. Anong taon ito? 1972. 1972 mayroong 90 million pieces o copies. So mura lang ang value nito, 6 pesos hanggang 26 pesos. Yang 1972, okay? Next. Anong taon ito? 1971 mayroong 60 million copies, nagkakalaga ng 4 pesos hanggang 27 pesos, 1971. At saka last, 1971, nagkakalaga ng 4 pesos hanggang 27 pesos dahil 60 million copies ang ginawa nito. Okay? At ito si Juan Luna. Si Juan Luna, ito yung pintor eh. Yung pintor ito na sikat noong panahon ng Kastila, pero Indio ang tawag sa kanila sa mga Pilipino noon, mga sinaunang Pilipino natin. Indio tawag ng mga Kastila o mga ano, mga walang alam. At si Juan Luna rin ang maalala ko to, nabasa ko tong kwento ng buhay nito. Ang nag-iisa o kauna-unahang pintor kasi ito na nanalo sa Barcelona ano expo yata yung ginuhit niya ay isang sikat na model o aristocrat o fashionista noon, yung babae, maganda siya, hindi ko maalala. Nanalo siya doon sa Barcelona. Tapos, yung asawa nito, hindi naman maganda. Parang pangit naman ang asawa nitong si Juan Luna noon. Pero magaling ito manamit yung asawa niya at napagamala na pasyonista din. Napatay ni Juan Luna itong asawa niya. Pati yung mother-in-law ni Juan Luna, yung nanay ng asawa niya. Hindi ko maalala yung pangalan ng asawa ni Juan Luna. Napatay na baril ni Juan Luna silang dalawa. Pero dahil siloso yata ito eh, si Juan Luna. Pero sinabi nila na aksidente daw na nabaril ni Juan Luna. Aksidente muna na baril, dalawa sila. Imposible. Tapos so sabi na sa likod ng pintuan, gustong buksan ni Juan Luna yung pintuan. Hindi niya mabuksan dahil nakakandado. Imposible. Nakakandado. Tapos, so, barilin mo. Ibig sabihin, walang tao doon sa loob.
kung nakakandado. Bakit niya binaril dahil hindi daw niya mabuksan yung pintuan. Tapos nandoon daw sa likod yung asawa niya at ang manuga, ang mother-in-law niya. So napatay daw niya, nabaril niya. Maniwala ako dito. So may misteryo rin ito si Juan Luna. Yan ang pagkakaalam ko ha, pasensya kung mali yung pagkaintindi ko. Okay? Hindi ko talaga ma... Ano ito eh? Ah, oo, malala ko si ano pala. Si Paz Pardo de Tavera, Paz Pardo de Tavera yung asawa ni Juan Luna. Yun yung asawa niya na pinatay niya yun, na baril niya. So ito talaga, oo, tama. Ito si Juan Luna yung ano, pintor na yun. So yan guys, at maraming salamat sa panonood, at please huwag kalimutan comment, subscribe, at turn on ang notification bell para ma-notify kayo sa sunod natin na videos. Thank you. Bye-bye.